Saka Dub. Nalilito na ako sa ano. Lagi na lang ako nakabantay dito kasi sa dami nagsasabi na baka mamaya iba na ang kasama ni Bibi. Kaya naglilagay ka na ng pamuntra. Nangyari sa kanya noon. Opo. Bago namin siya nadala ng ospital. Di dinala namin siya sa mga mihilo, malaryo. Tapos yung one time na manggagapo. Inaano yung ginawa sa kanya, yung tawag ba? Sandigwar. Sandigwar? Oo. Ano yung sa Tagalog? Lahat ng kamag-anak namin na matay. Parang yung hinanap ko kung sino yung nag-aasal. Oh, yun ang ano, sandigwar. Isang maulang hapon po sa ating lahat. Hindi, magbabalik. Ako po si Kuya Mark. At ako naman, ang inyong lingkod, siyempre si Kuya JM. At ito po ang Manoy JM. Hindi ko lalong vlogger. Bali ngayong hapon po, babalikan namin yung pamilya ni Ate Maylin. Kung matatandaan nyo po yung may anak po na ma-PWD, si Bibi Alia at si Bibi Athena. Ayan, bali nung nakaraan lang, nagdala po kami sa kanila ng nebulizer. Ayan, galing kay Tita Cora at Tito Ernesto. At nagdala din kami ng gatas. Galing naman kay Ma'am Ella Halaman. So, ayan, may dala. Ngayon, meron din naman tayong dala. Ayan. Ito. Mga gatas, dilata, tapos may pagkain ng bata dyan. Ito yung galing sa kahon na padala sa atin nila Tita Cora at Tito Ernesto. Galing Australia. Shout out po sa kanila. Opo, maraming salamat po and God bless, more blessing to come. Yan. At hindi lang yan. There's more. Meron din tayo dala dito na gatas. Yan. Ito naman ay galing din kay Ma'am Ella Halaman. Yan. Thank you very much po sa inyo sa mga puting sponsor po natin na walang sawang sumusuporta, sumusubaybay sa mga tinutulungan natin gaya nila Bibi Alia. Hindi kasi nila mabigay yung talagang kailangan ni Bibi Alia dahil nga sa mahal yung bilihin, lalo yung gatas. At pasalamat na rin na lang din kayo kala Tita Cora na nabigyan ng nebulizer si Ate Maylin kahit pa paano hindi siya mahihirapan habang nag-aalaga ng anak niya. So ayun po, sa muli maraming salamat po ulit sa inyo at sa mga sumusuporta po sa amin sa munti namin channel. At naway huwag po kayong magsawa at patuloy nyo kami samahan sa munti namin kakayahan. Mapagatid ng tulong at magbigay ng konting saya para sa mga tinutulungan po natin. At syempre po pala sa mga nais po magpaabot ng kanilang tulong sa mga tinutulungan po natin, meron po kayo mga link na makikita sa baba po sa description po. At syempre about din naman dun sa ating ano, sa ating gaganapin ngayon, papiling natin ngayong Christmas. Yan po. Bali po naglilikom pa po tayo ng ano, ng budget po para sa feeding po natin. Ang alam ko ang plano ni Papa ay 3 days na feeding. Sana ma-achieve natin. Kaya maraming salamat po. Ito si Ma'am Ella, kung alam ko si Ma'am Ella nagbigay na rin ng ano. Nagbigay po siya ng 5,000 yung sabi niya po bilan namin ng gatas si Bibi Alia, yung matitira daw po doon. Idadbed na lang daw po sa food feeding. Kaya thank you very much po, Ma'am Ella Halaman. Opo, thank you po, Ma'am Ella Halaman. God bless po and your family po sa lahat ng mga sponsor natin. Ingat po kayo palagi at nawa ibigyan pa kayo ng kalakasan at ilayo sa anumang kapamakan o sakit. So, ayun lang po, samahan niyo kami ni Kuya JM. Stay safe and God bless. Ayo kila Bibi Alia. Tao po. Tao po. Kamusta Ate Maylin? Hello. Oh, pwede kami tumuloy? Oh, tumuloy na nga kami. Ay, paano ako muna? Alam ko pa ano TV. Last week lang ata tayo dumating dito, ano? Kamusta Ate ang ano? Okay naman. Okay naman? Medyo hinahanap na. Tuloy na po ako ha. Uy, ayun si Baby Alia. Nilalamig siya? Oo. Ay, nahanap pag nilalamig.
Hello, baby. Kapusta na ating ano ni Bibi Aliyah. Wow. Okay naman na siya. Okay naman na ang ano. Wala ba na siya? Magaling na yung ubo niya. Iba lang, di ko siya mapaliguan. Laging man. So, kung saan ang paliguan. Hindi siya mapaliguan kasi malamig. Bali, at ano, Maylin. Kaya po, hindi mo siya mapaligun. Kaya ang ginawa mo na lang, nilagyan mo na lang po siya ng asin sa ulo. Hindi po. para po saan yun? Kasi parang, ano, parang pantay din. Parang mga... Pangontra? Kung paano sa mga... Bad elements, parang ganon. Kaya meron siyang asin sa rosaryo dun sa ulo na niya. Pantaboy po. Kaya pala... Kaya pala sabi ko, pagpasok ko, parang hirap ako makapasok. Ano ka ba, bad elements? Ay, panitaboy pala si Ate Bibi. Hindi mo, parang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tawad-tawad siya, Ate Maylin. Asa si Bibi mo, si ano, si Athena? Ay, si Althea. Althea pala. Sa lola niya. Ate, oh. Yan. Meron kaming dala ito. Ito ay galing kay... Tita Cora. Kay Ma'am Cora. Sir Ernesto. Tanda mo pa yung mag-asawa. Diyan, nagbigay sa'yo ng ano, ng vape. Hindi vape yun. Nibulizer yun. Oo, silog si Baby Aliyah. Kumutan natin, baka nilalamig. Nagtanghalian na po kayo, Ate Maylin? Nagtanghalian na po kayo? Ha? Nagtanghalian na po kayo? Tapos. Bali yun, Ate Maylin, oh. Galing pa yan ng Australia. Australia? Nakalagay pa nga, oh. Oo, ayuda. Ayuda. Ayan, meron pa dyan. Ito naman. Ayan. Oh. White chocolate. Chocolate. Cocktail. France. Ayan. Ayan natin, ito yung babangat nila. Na naman. Meron din diyang yan. Oo. Yan. Yung to ati, marami na ang laman ito. Madami na ang laman ito. Tapos may gatas. Gatas kay Althea ano? Masarap ito. Sa baka. Baka upo. Ah. Mababa nga ka talaga. Oh. Sarap yan, halo mo sa kape o kaya kahit din na. Kahit pure na lang. Oo. Lalo kay Baby Althea, ano? Kay Althea. May pangalan niya, ano? Ni Ate Maylin. Kasi ang gatas niya yung ano yung birch tree na... Birch tree? Gatas tsaka choco. Yan, social yan. Galing Australia. Oo. Ano yan? Pure. Pure talaga yan. Ang galing sa ibang bansa. Oo. Tapos ito naman isa, Ate Maylin. Ito naman ay galing kay Ma'am Ella Halaman. Talagang nakapalit si Ma'am Ella, no? Talagang inaano niya yung ano ng gatas ni Bibi. Oo. Kasi gusto nila, siyempre, naawad ni sila sa kalagayan ni Bibi Aliyah na sa ilong nga siya, sa ilong pinapadaan yung kinakain niya, ano? Saka yan talaga yung recommend dapat talaga sa kanya ng doktor, ano? Gatas. Kaya naghanap na naman ako nito. Wala na naman kami makuha. Ay, yung host. Naghanap din ako kasi yun yung dating yun. Wala din ako makuha dito. Medyo mahirap nga itong hanapin dito sa lugar namin. Nakakuha yung ano yung hipag ko. Si Shopee. Ay, si Shopee kayo na order. Kaya ngayon naghahanap na naman ulit siya. Kaya pag wala kami makuha, yun naman ang nagtsatsaga magkano. Yung kapatid ng asawa ko. Pag may nakukuha siya, yun na-order na siya ng mga 5 piraso. Oo. Yung isang host ba sa isang linggo niya lang ginagamit yun? Depende naman. Kasi pag ano pag okay pa naman pag siya, yung malinaw. Malinaw pa. Pwede pa. Pero pag halimbawa ganito na siya, palitan na yun. Kasi baka hindi magbabara na siya. Ay, okay. Kasi may mga ano na siya. Naiipon. Naiipon. Yan, malaki yan, Ate Maylin. Mga tingin mo, ilang linggo ni Baby Aliyah yung gatas? One week? Oo. Oh. Kasi, sa isang araw, ilang beses siya? Sa isang araw, mula 6. 6 hanggang 6,
Matay tayo siya ng alas 6. Alas 6. So, ang sunod niyan, alas 9. Mm-hmm. Pagkatapos ang alas 9, alas 12. Tapos ng alas 12, alas 3. Tapos alas 6. So, magdamag, ganun din. Ganun oras. Ano, every 3 hours, ang bilay niya. Oo. Saka pansin namin, parang medyo tumataba-taba siya, ano? Tumataba siya. Ilan taon na nga siya, Ate Maylin? Maglilima sa February. Uy, malapit na. February 4. Mm-mm. Magpa 5 years old. Parang pansin ko katatapos nila mag-dede. Ano? Ayun, oh. Kasi napadede ko siya ng umaga. Kasi nakatulog ako alas 7 na. Mm-mm. So parang naano yung oras. Na-adjust? Oo, na-adjust. Hindi ko naman pwedeng ano, baka isopan yun. Ito yung stethoscope na ginagamit ni Ate Maylin para malaman nila, nilalagay sa tiyan, ano? Sa tiyan ni Baby Aliyah para malaman kung pumapasok yung pagkain. Ano, kung gutom na. Kung gutom na? Para malaman kung pwede siyang padidiin. Okay, oo. Kasi pag gutom, pwedeng padidiin. Mm. Di ba po? Hindi, kahit ay, mali ano, kahit sige, naman. Mali ako. Kahit naman gutom siya, tapos yung wala kang ano narinig, ibig sabihin wala sa pwesto yung ano. Yung hose, hindi pumapasok sa dyan? Oo, hindi mo siya pwede padidiin. Kasi once na pinadede mo siya, pwede mo ano yung sa baga. Sa baga mo punta? Oo, oh, kaya doon. Kailangan maingat mo talaga. Mm. Kaya kailangan mo na talaga bago siya padidiin. Mm-hmm. Ang hirap pala kahit pagpapakain, ano din, ano? Sakripisyo din, grabe ang sakripisyo, ano? Okay. Saka daw. Lagi na lang ako nakabantay dito kasi minsan dami nagsasabi na baka mamaya niya iba na ang kasama ni Bibi. Kaya nagnilagay ka na ang pangontra. Ay, dyan na lang ako. Pag nalabas sa kanan ako nalabas po may Bibi. Hindi mo siya talaga totally iniiwanan ng matagal. Sana iniiwan, lagi na lang dito sa amin. Dito ka pag-alit. Oo, mag-ano, motibang galing. Hindi ako makalapit. Hindi, may kasabihan kasi yung matatanda na ano, baka mamaya, mapagkabalik mo, parang, hindi na, wag naman sana, na parang may kinukuha siya. Hindi ka nagmamalay, hindi na siya, wala na siyang ano, hindi na siya gumagalaw. May ganun. Kakaselpon mo yan. Parang mga kasabihan. Mga ano yung mga kasabihan na matatanda? Oo, naalala ko yung, ano yung lola ko. Naalala ko dati, ang gawa niya, pag nagpasok na alas 5, alas 6, sabi ano, kasi dalawang pinto namin nun, sa harap, sa likod. Yung walis ting-ting, binabaligtad. Binabaligtad. Oo, oh. Binabaligtad niya. Para daw wala daw makapasok. Mm-mm. Kasi mga ganong oras ata active ang mga ano, no? Oo. Sabi nila. O, tapos, one time, nagalit yun sa akin. Bakit na yung kalang umuwi? Sabi ganun. Sabi ko, kasi po nanay, binaligtad mo po yung walitinting. Hindi ako makapasok. Ikaw pala yung mas mong pagyayari sa kanya noon. Opo. Bago namin siya nadala ng ospital. Di, ginala namin siya sa mga muihilog, bonaryo. Tapos yung one time nga na may tinawag na ang gagapo. Yung ano yung ginawa sa kanya, yung tawag ba? Sandigwar. Sandigwar? Oo. Ano yung sa Tagalog? Lahat ng kamag-anak namin na matay. Parang hinanap ko kung sino yung nagkakas sa kanya. Yun ang ano, sandigwar. Sandigwar. Tapos baka daw may kumuha na kay Pili. Pinapabalik sa atin. Tapos may kaibigan naman ako na para daw siyang may ano yung may nararamdaman siya ako. Minsan nga sinama ko siya dito sa bahay. Tapos nandito na kami para yung palapit pala kami dito. Palapit pala kami, nagsasabi na siya sa akin. Alam mo ate, iba talaga yung pakiramdam sa tinitirin. Ganun siya. Tapos sabi niya, may pilotol na puno sa inyo. Paano mo nalaman? Alam mo na ako pinikwento. Hindi, may pilotol na puno sa inyo. Meron. Sabi ko, kung meron. Sabi ko. Tapos sabi niya, ay baka doon na. May mga nakatira doon sa puno.
ang puto, ng puto din baka lumipat kita sa San Diego, San Diego. Ang ibig sabihin mo, Ate Maylin, pag wala yung asawa ko, pag wala siya, minsan, kala ko andyan na, kasi naririnig ko na yung boses niya rin ang tawa. Pag lalabas naman ako, wala. Tapos tatarin ko yung asawa ko pag pati ka na pa ng ano, tapos ganito ganyan. Kahapin ko lang ako ngayon, yata ang pagdating na kanina. Para narinig ko na kasi yung boses mo, sabi ko ganyan. Pero wala naman siya. Ayun sabi yung doble, double mo, parang double, di ginagaya ka. Tawag kasi yung asawa ko ganun din. Pag ginagaya, ano yun? Impulsion, impersonate. Parang may nanggagaya ng boss namin. Kasi nga minsan yung Celtea, hindi yun nakakarinig. Hindi nakakapasalita. One time, ano yan dyan, nagmamadali siya tumayo, kasi bukas ang puto. Kala niya daw, dumating na iba. Sabi niya, nagaganya siya. Wala man daw siya. Kala niya, dumating. Nagmamadali nga siya tumayo at binuksan niya. Pero hindi nakakarinig yun na. Pakiramdam niya. Pakiramdam niya. Kasi minsan talaga may na-experience ni Kanika kayo. Medyo kakaiba yung experience na gano'n. Yung ano nga, yung mama ko naman, pag andito, nakakaramdam na ng ano, ayaw naman si Arturo. Hindi na lang daw siya. Ayaw niya talaga pumasok. Kaya ka lagi may ganito sa ulunan ni ano, ni Baby Aliyah. Kaya ilagay namin. Ano yung tawag yan, yung palaspas. Palaspas. Pero itong bahay na ito, na inuupahan nyo, napa-blessing na ba ito, Ate Maylin? Hindi mo alam. Nag-uupa lang kasi sila dito. Nag-uupa lang sila dito. Kasi pinagsasabi sa dati, yung likuran daw, yung likot. Ubat daw yun dati. Dati? Wala pang kabahayan dito. Oo. Dati, pag ano, may sayaw, dinadayo ko dito. Parang dito ko dati nag-ihi sa may part din. Parang 90s pa yun, ah. Oo. Ay, ano ba yun? Pag-aalataan tuloy. Pero ano, Ate Maylin, siguro ano na lang, dasal ano, wala naman imposible sa laging nagdadasal. Iba pa rin yung naniniwala sa taas, ano? Kasi yung mga ganyan, minsan, dala ng sobrang stress. Iba-iba yung iisip. Kaya nga nung nakaraang linggo, dinala namin sa simba. Simba kayo. Akala natin yung mga naano natin ay totoo. Marirealize natin sa uli na kakaselpon mo lang pala. Kakaselpon niya natin may list. Pero hindi ko naman di naman sa hindi kami naniniwala, hindi rin naman ka. Paniniwala. Oo. Kanya-kanya na may experience yan. Yung mga pamahiin baga ng matatanda. Pero alam mo ba, Ate Maylin, nung natulog to sa bahay, nung nanganak yung kapatid niya, yung asawa ko, nagkwento rin, hindi yan nagkwento sa akin, yung asawa niya nagkwento sa akin, natutulog daw sila inuga yung higaan. Totoo yun? Ayan, totoo yun. Ano, nakahiga kami, ganun ganun. Tapos, nag-uga una, tapos, hindi ko pinansin yung pagka, hinila ako. Walang nagkikibuan daw sa kanila mag-asawa. Kinabahan ako ng hinila ako. Hindi naman lumindol nung araw na yon. Kanya-kanya lang talaga experience yan. Sa isip ko na lang siguro, baka kakaselpon ko. Puyat, tas sa kakaselpon. Sobra na kas. Pero sana naman, ano, kung meron man, sana huwag naman ang gambalain si ano, Aliyah, ano. May gatas naman ito, oo. Makarecover na, oo. May gatas na siya, oo. Hello, Baby Aliyah. Magaling ka. Magjajabi tayo pag ano. Haba na ano po. Nakakalboy na naman daw ng papa niya. Nakakalboy naman. Para hindi kinukuto, ano? Kasi nga yung kuto niya talaga, minsan makikita mo na siya. Pag ganyan. Minsan nandiyan na sa ato niya. Oo, yung nga. Kaya, kaysa naman maano pa doon sa mata. Tutuwa ako sa kanya, ano, ma chubby-chubby na siya, lalo. Oo,
lalaki. Oo. Ano, magandang bata si Aliyah. Oo, sobra. Magandang bata. Libre pa naman yung gatas niya, maganda rin. Talaga nung nutrition ng gatas na yan. Pampatibay lang. Oo. Yan kasi yung required ng doktor. Kaya kung berbrand, ay kung ibang gatas lang yan, normal na gatas. Sa utak niya, sa kasama. So, yun po, thank you ulit po kay ano, kay Ma'am Cora at Sir Ernesto at si Ma'am Ella Halaman. Diyan, ano, lagi nagpapadala kay ano. Si Ma'am Ella Halaman, saka si ano, si Ma'am Cora, saka si Sir Ernesto. Mag-asawa. Kaya thankful po talaga ako sa inyo. Kaya nakakalimut kay Bibi. Marami salamat. Pati po dito sa ayuda. May stock na po kami. Pag wala pang piling ulam, ito na lang. Saka may ano ka na, may babe ka na. Oo. Babe. Nagbalizer yun. Kaka-cellphone mo yun. Pangalay ko. Ayo, okay. Altea. Ayan. Kung pwede rin naman ikaw mag-gatas kung kailangan mo, ano? Oo. Pay pang bata, pang pang-adult naman natay. Pang ano man yan, pang pamilya. Ay, sigurado yun. Silang dalawa mo tama. Kailangan mo din yan kasi ikaw yung nagbabantay kay Aliyah madalas. No? Kaya si Kuya, paano mo din ang gatas para at least? Ay, hindi yun nakapi. Gatas na tayo yung tinitimpla naman. Ay, siya? Ang laki-laki niya na, nagatas pa siya. Hindi siya mahiling magkape, gatas. Para siya magano. Kasi ako naman talaga, hiling ko talaga kape. Pares tayo ati ano, ati Maylin. Parang nauumay ako pag gatas. Nakape ako yun umaga, tanghali, hapon, madaling araw. Ay, hindi naman ako. Umaga lang sa kahap. Kasi yung dugo niyan, kape na rin. Umaga lang naman ako pag almusal, tsaka hapon pag merienda. Yun. Pero na lang pag napapasarap ng pano. Ay, nalilibang. Kami ko nga sa'yo talaga, ate Maylin, yung mga naiisip mo na yun, kakasilpon mo yan. Ngayon lang, ate Maylin, ha? Hindi na rin namin istorbo si Baby Aliyah para nagising na. Sorry, Baby. Ayan. Thank you kay Ma'am Cora at kay Sir Ernesto sa ayuda. Thank you po kay Ma'am Ella Halaman, kay Ma'am Cora at saka kay Sir Ernesto. Sana po kayo magsawa. Una na kami, ate Maylin, ha? Bye-bye na po. Thank you. Thank you po. Yun din Kuya, GM, Omar. Wala nga naman, ate Maylin, ha? Sana kayo mag-agod. Ay, okay lang po. Una na po kami, ha? Isi-cellphone pa po ito, eh. Isi-cellphone pa. Ingat, Ate Maylin. Bye-bye. Bye-bye.